must put his feet firmly on the ground and intently listen to the people. He must immediately undertake strong measures to stop corruption at all levels. Ang Pangulo, habang hindi pa huli ang lahat, magkaroon siya ng war on corruption. He should set the example. Kailangan nito yung action ng leader na nakita niya it is now a national emergency itong corruption. National security. What is the alternative for inaction? Kung walang gagawin ang commander-in-chief, anong mangyari? Okay. If the situation worsens and reaches its breaking point, come the natural solution, military. Ito na. Sa pag-usapan natin ngayon ang pinaka-latest na post ni General Romeo V. Pocis sa kanyang social media account. Ano? Medyo mabigat itong kanyang pahayag ngayon tungkol sa corruption at ang last option. Ano ang solusyon pag hindi matigil ang corruption sa ating bansa? Ang title is Corruption, Military Solution in the Making. Sabi niya, corruption is so pervasive in and out of government and is now a normal occurrence. Agree ba kayo? Ako, agree ako. Grabe ng corruption. Sabi niya, it was even institutionalized by Congress through pork barrel allocations, congressional insertions, liquidation by certifications, kickbacks, bribery, and etc. It is evolving into a culture and very soon a national security problem. Worst, it is turning into a national menace, destroying the economic, social, and moral fiber of the country and people. So, agree ba kayo dito na napakalala na ang corruption? Sino ba yung economist? Si Professor Winnie Monson. May napanood akong interview niya na yes, lumalala ang corruption. Professor Winnie Monson and all others. Bakit biglang nagkandidato si ex-COA Commissioner Heidi Mendoza? Because of corruption. Si Attorney Vic Rodriguez, bakit biglang nagkandidato na senador? Because of corruption. Undeniable, ang corruption talaga, ito na yung nagpapahirap sa buhay ng mamamayang Pilipino. Okay, tuloy. On a daily basis, the people who give money to the government in the form of taxes are abused instead of served. The government leaders who partake of the money for themselves and their families wallow in luxury while the people suffer and are left in the fringes in abject poverty. The dire situation is turning the suffering people hopeless and may soon crave for extreme measures. Ang ating mga politiko, grabe yung pag-display ng kanilang mga wealth. Sa congressional hearings, makikita nyo yung suot nilang relo, mga alahas, mga damit, mga bag, mga sapatos na mamahalin. Yung isa dyan, may relo. Ano, 4.5 million pesos atang kantidad. Habang ang mamamayang Pilipino, hirap na sa palaging pagtaas ng presyo ng bilihin. Tumaas na naman ang inflation for the month of October. Bigas. Nasaan na yung pangako na 20 pesos per kilong bigas? Hanggang ngayon, mahal pa rin. Okay, ito na. Dahil sa kahirapan ng tao, sabi ni General Pocis, ang tao maghanap ng extreme measures. Paano isolve ang corruption? Ito na. Solusyon. Ito, unsolicited. Unsolicited advice. Sinong
pinapayuhan ni General Phokes. The commander-in-chief, ito na, ang presidente, must put his feet firmly on the ground and intently listen to the people. He must immediately undertake strong measures to stop corruption at all levels. I like this. May pag-asa pa. Kailangan lang ng leader yung magkaroon ka ng kung si PRR din noon na ay war on drugs. Ngayon, ang Pangulo habang hindi pa huli ang lahat, magkaroon siya ng war on corruption. He should set the example para maagapan ito. Kasi kung wala lang, tinatanong siya na nasaan ang mga flood control projects? Eh medyo papiko na sagot, nandyan! We have them! Na-overwhelm lang. Tanong, imbestigahan ba? Ganon din. Yes, wala akong problema ma-imbestigahan. But, nag-explain pa siya. Ano daw? Climate change daw ang ano? Ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang mga... So, medyo ano? Mahina ang tugon. Kailangan ito yung action ng leader na nakita niya it is now a national emergency itong corruption. National security problem. Dahil lalong maghihirap ang taong bayan pag hindi ma-stop itong corruption. Okay. What is the alternative for inaction? Kung walang gagawin ang commander-in-chief, anong mangyari? Okay. If the situation worsens and reaches its breaking point, come the natural solution, military. Ito na. Sana maiwasan ito. Ayoko. Ayokong mangyari yung military solution kasi naranasan ko. Ito si General Phokes, class 81 sa PMA. Naranasan din niya yung mga series of nine coup d'etats, bloody coup d'etats noong panahon ng Korea administration and it's not good. Pabulusok po. Lahat tayo talunan pagdating nito yung military solution. Sana huwag. Okay? This solution may be harsh. Okay. Yun sinasabi ko, harsh. This solution may be harsh, deplorable, unconstitutional. Hindi nga. So, it's good. Inaamin ni General Phokes na harsh. Extreme, hindi sana darating. The solution may be harsh, deplorable, and unconstitutional, but will be necessary and acceptable to protect the people. So, bahala na ang taong bayan. Kung talagang, ano na, kasi extreme cases needs extreme measures. Yung, ano na, example, cancer. Dapat maparangay. Example, cancer sa paa. Ano, di ba kailangan putulin ang ano? Those are extreme measures. Pag may cancer, dapat tanggalin yung cancerous na parte ng katawan para hindi niya apiktuhan ang buong katawan. Ganito rin yung sinasabi ni General Phokes na dahil sa very extreme na ang problema, kailangan mo rin ng harsh extreme solution. Okay. How? Ito, kay General Phokes ito, idea lang niya ito. How? Yung extreme measures. The AFP will declare withdrawal of support to the commander-in-chief. Nangyari na po yan. Sana hindi mangyari ulit. Panahon ng Arab administration. Nagkasundo ang AFP, PNP, mga generals. Nag-withdraw sila ng support sa sitting president, a very popular president, President Arap. Walang nagawang presidente dahil nag-declare naman ang support, nag-withdraw support naman ang AFP, PNP, PNP general. Sana hindi mangyari ito. Or, ito, mayroong nabanggit ni General Phokes, or sabi niya, an officer like Captain Ibrahim Traore of Burkina Faso
will rise to the occasion to rescue the people. In case hindi gagalaw ang AFP to withdraw its support, ito daw Captain Ibrahim Traore. Yeah, Traore. Ni-research ko, nako. Anong September of 2022. Dahil sa matinding korupsyon sa Burkina Faso. Ito na, gumalaw ang military doon led by this captain at sinuportahan siya ng mga tao. Yung grupo ni Captain Traore, nandun ang people support. Walang nagawa ang sitting president na patalsik. So ngayon, military junta o parang it's a ruling junta composed of military and civilians ang nagrurule sa Burkina Faso at interim government. Yun po ang nangyari. So, I hope hindi ito mangyari. Sana may solusyon pa kung ang presidente lang gagalaw na yung will take the reign, exercise na yung kanyang pagiging pangulo at talagang dugmukin o labanan corruption at all levels ng government. Sana gagawin niya ng pangulo.